fantastic morning! Gagayahin ko sana si Arthur, kaya hindi ko kaya eh. Haba, grabe. Anyway, you know, thank you so much po sa ating President and CEO. Grabe, wala po tayong magigitang katulad po ni Sir Tom. Tama po ba? No? So kanina pinakita po nila yung, pinakita po niya yung mga iba't ibang tao na kumikita po kay iFern. Okay? Congratulations, ma'am. No? Anyway, magpapakilala lang po uli ako. Ako po si Edwin Cruz. Dati po akong seaman. Ba't ganyan po yung tingin nyo sa akin? Sinabi ko lang ng seaman, ano yung mata nyo, parang ano, maybe kayo sabihin, di ba? Ano po yung gusto nyo sabihin sa akin? Ba't nakatitig po kayo ng ganyan? Pogi po ba o si manluloko? Mabinibiro lang kita. Di ba? Every time, pag sinabi ko si Man, ayan na. Ayan na si manluloko. Yes, 27 years po ako si Man. No, malayo po sa pamilya. Okay? Pero ngayon, 7 years na po ako ngayon sa Pilipinas na hindi na po sumasakay ng barko. Kay Mrs. na lang. Palakpak naman kayo dyan. Joke yun. Di ba? Okay, sino po yung OFW rito? Pakitaas po yung kamay or ex-OFW. Yan, ang dami. No? Sino po yung seaman dito? Meron po ba seaman? Ayun, si Sir. Alam ko, si Sir. Ano siya? Ayun pa, no? Sir, mga seaman daw ay... Guwapo daw. Oh, di ba? Oh, ay, marami raw pera. Naniniwala po kayo doon? Sigurado kayo? Madami pera. Pagbaba lang. Pagkatapos niya pong bumaba, babalik uli kasi wala ng pera. Tama po ba? Nakaka-relate po ba kayo dyan? Okay, kaya naman po kami tumatagal sa pagbabargo kasi yung ikot po ng buhay po namin, ganun at ganun din lang. Tama? Pag-uwi mo ng Pilipinas, may konting pera. Diba? Alam nyo naman po yung mga siman, medyo may kaya po yan. May kayabangan po yan. Ay, mga nasa live dyan. Okay? Diba? Kasi ganun naman po talaga, kahit hindi kasi mang pagkagaling ka ng abroad, akala po ng tao mayaman ka. Tama po ba? Nakaka-relate po ba yung mga nagsipag-abroad? Akala po nila eh, namumulot ka ng dolyar. Tama po. So, yun po yung buhay po namin. Okay? Uwi ng Pilipinas, magbabakasyon, bago po matapos yung bakasyon, may utang na. Hindi ka pa nakakasampa, may binabayaran ka na. Tama po ba? Totoo-totoo po yun. Okay? So, kung meron po kayong kapatid, asawa, tatay, nanay, ito po yung right timing na pakinggan nyo pong mabuti si iFern. Kasi, si iFern po ang magpapauwi po sa kanila. Okay? Paano po ako napunta dito sa iFern? No, actually, hindi po ako yung nag-start po dito sa iFern. Yung misis ko po. No, yung maganda kong misis. Yan. Kung nanunood ka man dyan, siyempre. Di ba? Okay, yung pong mga OFW, manood po kayong mabuti. Yung pong nasa live, manood po kayo kasi dito po sa iFern, ito po yung buhay na ibibigay po sa inyo. Kasi sa pag-abroad naman po, wala namang buhay. Tama po ba? Wala po talagang buhay doon. Kasi for 27 years na nag-a-abroad po ako, no? Hindi ko po naramdaman na naging masaya ako. Masaya lang ako pagka pauwi na po ako ng Pilipinas. Malungkot na naman po ako pagka paalis na naman ako ng Pilipinas. Yung masaya po ako, siguro isang buwan lang po yun. After 1 month, malungkot na naman. Kasi alam mo, paalis ka na naman.
Isang buwan pa po yung natitira mong bakasyon pero ang utak mo nasa abroad na. Yung utak mo, iniisip mo paano mo mababayaran yung utang mo habang andito ka sa Pilipinas. Tama ba? So yung misis ko po, actually siya po yung nag-start dito. Sabi niya po sa akin, umuwi ka na ng Pilipinas, mag-retired ka na. Lagi ko po sineshare ito every time na nagtotalk po ako rito. Umuwi ka na ng Pilipinas, may gagawin tayong negosyo. Eh, siyempre po, sa tagal-tagal ko na sa barko, no? For 27 years. Gusto ko na rin naman po magpahinga. Gusto ko naman po makasama yung pamilya ko. Tama po ba? Gusto ko naman makasama sila every Christmas. Gusto ko naman makasama sila every New Year. Gusto ko naman po makasama sila every birthday po nila. So, nag-decide po ako na umuwi po ng Pilipinas kahit po papano may maganda naman pong sweldo, iniwang ko po yung sweldo ko. Diba pag sinabi nila si Man, sabi nila malaki yung sweldo? Yes, kahit papano po, kumikita naman po ako ng 300,000 a month sa barko. Kaya kanina, ang daming na-interview po rito, diba? Ang sweldo, 50,000. Di po kayang iwanin yung 50,000 na sweldo. Tama po ba? Sweldo, 20,000. Di kayang iwanin yung 20,000 na sweldo. Tama po ba? Pero bakit ko po naiwan yung 300,000 na sweldo ko? Kahit hindi ko po alam kung anong negosyo papasukan ko. Naniwala lang po ako sa asawa ko, pero naniwala na hindi naniwala. Okay? Nung tinanong ko po yung misis ko, sabi ko, anong negosyo papasukan natin? Hindi po niya masabi. 1 week na po kami nag-honeymoon. Hindi pa rin niya masabi. Nung sinabi po niya sa akin, networking ang papasukan natin. Inuna muna po niya yung honeymoon bago po kami nagkahiwalayan. Di ba? Ang ganda. Sayang daw yung moment kung sasabihin niya kaagad kung networking yung papasukan namin. Sabi ko sa kanya, kung kailan ka tumanda, saka ka nagpaloko. Sino po yung naniniwala sa networking? O ngayon, di kayo makapagtaas ng kamay. Apat lang. Sino po yung hindi pa member? Pakitaas nyo po yung kamay. O, lahat kayo hindi nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa networking. Tama po ba? Baka nga nakidnap nga po kayo ngayon eh. Sinabi nila may masarap na coffee doon sa coffee shop sa iFern eh. At saka tinapay. So yun po yung sinabi ng Mrs. ko, networking ang gagawin natin. Sabi ko, boom! Sabi niya sa akin, kung ayaw mong gawin ang networking, umuwi ka sa nanay mo. Yes, totoo po yun. Bumabagyo po, umalis ako ng bahay dahil sa networking. Hindi po ako naniniwala dyan. Sabi ko, pinaalis mo ako sa trabaho ko, kumikita ako ng 300,000 a month, pagkatapos, ang ibibigay mo sa akin, benta-benta. Alok-alok. Tama po ba? Nakaka-relate po kayo? Yun po yung sinabi ko sa misis ko, sabi ko, hindi ko gagawin yan. Noong pong nasa Tarlac na po, kumuwi po akong Tacna, na-realize ko, sabi ko, parang may katuwiran siya. Sabi niya sa akin, kasi noon, sabi niya, umalis ka na niyan sa trabaho mo, kahit magtrabaho ka pa ng another 10 years dyan, hindi ka na rin naman naa-asenso. Sino po yung nagtatrabaho na 30 years po dito? Sa pagiging empleyado, sino po? Wala? Yan, 30 years, 20 years. O meron pa raw po, 40 years. 40 years na po kayo nagtatrabaho, ano po na bago sa buhay nyo? Taas na. Meron naman. Sa akin din po, meron din naman nangyari. Pero hindi ko po naranasan na yumaman. Tama po ba? So, that time, 50 years old na po ako, sabi ng misis ko, hindi ka na bumabata. Kahit magtrabaho ka pang another 10 years dyan,
hindi na rin naman mababago yung buhay mo. Tama po ba? Kung nagtatrabaho ko ngayon, 20 years ka na sa company, 30 years ka na sa company, ang sweldo mo, 50,000 pesos, sa tingin mo, may mababago pa ba sa buhay mo? Yung nga pong 300,000, wala naman na bago eh. Tama po ba? Ba't ganyan po yung tingin nyo sa akin? Galit ba kayo sa akin? O nakikinig lang kayong mabuti? Sabi ko parang may, ano nga misis ko eh, may katuwiran eh. Pero sabi ko sa kanya noon, hanggat may tubig ang dagat, hindi ko iiwan ang pagbabarko ko. Di ba? Yan po yung sinasabi lagi ng mga seaman. Kasi sayang. Sayang yung sweldo na hindi mo makukuha rito sa Pilipinas. Kaya yun po yung mentalidad po namin. Kahit tumanda na ako, sayang yung sweldo ko sa barko. Di ba? Kaya lang naisip ko, kailan pa ako magiging masaya? Kailan ko pa makakasama ang misis ko kapag parehas na kaming may tungkod? Kapag parehas na kaming matanda? Kapag parehas na kaming hindi makapagbakasyon? Kapag parehas na po kaming, alam niyo na ang ibig ko sabihin, hindi na kaya. O di ba? Tawa si ma'am. Realidad po ng buhay po yan. Tama? Sa tanang buhay ko po, never po akong tumingin ng ibang negosyo. Mrs. ko, may catering business. Pero every time na umuwi po ako, mas lalo akong pagod dito sa Pilipinas. Kaya pabalik-balik po ako ng barko kahit masama ang loob ko. No? Kasi ang alam ko, maganda yung sweldo ko sa barko. Okay? So, anong binago ni Ivern sa amin nung ginawa ko po siya? Kanina may nakita po ako, no? May nakita po ako ang income 4,000, 5,000, 20,000. Tama po ba? Nung nag-start po kami kay Ivern, no? First 6 months po namin, maswerte pa nga po yung mga ibang tao ngayon. 5,000, 10,000, 20,000 in just a month. Kami po, nag-start kami kay Ivern, 6 months, ang income po namin mag-asawa, 3,500. Pero tingnan niyo po ngayon, andito po ako sa harapan niyo na kumikita na po kami ngayon ng mag-asawa, combined income po namin, 1 million to 1.3 million a month. Yung pong check-in nyo ngayon pagdating po ng araw, million po yan. Yung check-in nyo po ngayon pagdating ng araw, sasabihin nyo, eto yung unang-unang check-in ko, pero yung check-in ko ngayon, 100,000, 200,000 hanggang umabot po ng 1 million yan. Dahil po si Ivern, hindi po siya paliit, palaki po siya ng palaki. Diba? Pag-aralan nyo lang po yung negosyo, kung member na po kayo. Kung hindi pa po kayo member, pagtingnan nyo po yung ipapakita po nila dito. Kasi yung ipapakita po nila sa inyo dito, yun din lang naman po yung pinakita po nila sa amin. Naniwala lang po kami sa ganda ng company, naniwala lang po kami sa ganda ng product, at naniwala lang po kami sa ganda po ng marketing plan, at higit po sa lahat, naniwala po kami sa taas kasi binigay po ng taas si Ivern. Andito kayo ngayon, makinig na po kayong mabuti kasi sa dami-dami ng mga tao na in-invite, ng mga nag-invite po sa inyo, kayo po yung andito. Di ba, holiday po ngayon, dapat nag-holiday din kayo? Pero bakit andito po kayo? Kasi may opportunity na ipapakita po sa inyo na magpapabago po ng buhay inyo. Ngayon noon po, sabi ng misis ko, halika, punta tayo sa Ivern. Pumupunta po ako, sinasamahan ko po misis ko. Pero dahil sa negative po ako sa ganitong industry, pagkakyat ng misis ko, ako po nandun po sa parking natutulog. Totoo po yan. Every time na pumupunta po kami rito, sinasabi ko sa kanya, sana naman tayo pupunta sa Ivern?
sa networking. Pero isang araw, napilit po ako ng misis ko, sabi niya, 5 minutes lang, makinig ka lang. Diba? Ako naman po, siguro awang-awa na po ako sa asawa ko. Nakinig po ako. Sabi sa akin ng speaker, Sir Edwin, alam ko, seaman ka. Kasi ang mga seaman, ang ganda ng mga sweldo. Sabi niya sa akin, magkano po yung sweldo mo sa barko? Sabi ko, 300,000 a month, andun po ako sa dulo. Hindi niyo po ako mapapaupo dito sa harapan. Ganyan po ako ka-negative. Sabi niya sa akin, yung sweldo mo 300,000 pagdating po ng araw, ang magiging income mo rito, 1 million. Nangyari po siya. Okay? Dumating, ginawa ko po si Albert 2016. Dumating po yung pandemic, tama po ba? Naalala niyo po yung mga malalaking barko sa Ross Boulevard? Diba? Barko po namin yun. Pinauwi po lahat yung mga kasama ko sa barko. 2 years po silang walang trabaho. Alam nyo, during pandemic, wala naman pong may gusto dyan eh. Pero during pandemic, lalo ko pong minahal si Ifern. Alam nyo po bakit? Ruel, pagkibuksan yung ano, binigay ko yung Ruel. Lalo ko po siyang minahal. Kasi during pandemic, ang mga kasama ko, ang daming nagte-text. Edwin, pahiram ng pera. Isang taon na ako walang trabaho. Edwin, pakisalo yung bahay ko. Edwin, pakisalo yung sasakyan ko. Pero during pandemic po, si Edwin nakabili po ng Mercedes-Benz. Si Edwin po nakabili ng bahay. Pandemic 2020 po tayo nag-start, correct? Magkano po yung income namin mag-asawa? 2020? 11 million. Sabi nila, ay, tsamba yan. 2021, kumita po kami ng 9 million. 2022, kumita po kami ng 10 million. In 3 years na pandemic, kumita po kami ng 31 million. Tama po ba na iwanan ko yung trabaho ko sa barko? Kapatid, kung naiwan ko po yung 300,000 na sweldo ko, mag-isip-isip ka kung hindi ka kumikita ng 300,000 a month. Mag-desisyon po kayo para sa pamilya nyo. Huwag po kayong mag-desisyon para lang sa sarili nyo. Tama po ba? Ito pa, buong pamilya po namin kumikita. Kasi lahat po ng mga anak ko, mamaya explain po nila yan. Lahat po ng mga anak ko ay member po kay Ifern. Kaya po kami, lahat po kami, buong pamilya, kumikita kay Ifern. Dahil po sa Ifern, ngayon meron po akong isang nagdo-doktor, meron po akong isang nag-aabogado, meron po akong isang kumukuha ng filming. Lahat po yan galing sa Ifern. Okay? So, pakinggan niyo pong mabuti yung mga taong magsasalita po. Bawat taong tatayo po rito, may kanya-kanya po silang kwento kung ano ang ibinigay po ni Ifern sa kanila. Bawat taong mag-i-explain po rito, may mga resulta po sila. Totoong tao, totoong resulta po kay Ifern. Okay? So, hindi ko na po pahabain. No? Tatawagin ko po yung next speaker. Okay? Apply my video ka. So please watch his video.